Welcome to Poolmaster's reaction and commentary videos. For today's reaction video, pag-uusapan natin itong laban ni Efren Reyes, laban dito kay Tatsuko Nishio ng Japan. Si Tatsuko Nishio ang nanalo sa lag kaya siya yung nag-break at meron siyang naipasok na dalawang bola no sa parehong corner pocket sa itaas at saka sa ibaba. Kaya si Tatsuko Nishio pa rin ang nasa table at meron siyang magandang tira dito sa ball number 1. Nice pocket shot dito sa tira ni Nishio ng Japan at mukhang disappointed siya dito sa kanyang tira. Tumago ba naman itong bola dito sa likuran ng ball number 5 no? So walang possible pocket dito sa ball number 2. So gustong mag kick shot dito ni Nishio. Yun lang, hindi tinamaan, baka sa pagbabalik good shot. Ayun. Nagkaroon ng foul doon si Nishio, tumama sa 9 ng konti. Ball in hand dito kay Efren Reyes sa rack number 1. Good shot pa rin dito sa The Magician. Ito ay laban ni Efren Reyes versus dito sa Japan na pool player si Tatsuko Nishio. Ito ay ginanap noong 2003 sa All Japan Finals. So si Nishio at Reyes ang naglalaban ngayon sa finals. Ito ay Race to 11. Ito yung tinatawag na Magnificent 9 Ball. So, international rules ang sinusunod nila dito sa laro nito. At mukhang nakaka-abante dito si Efren Reyes, last 2 ball. Si Efren Reyes ay nasa 56 years old na siya sa panahon na ito. Sa 2003, nasa 56 years old na si Reyes. Ang lupit pa rin dito sa kanyang peak ng kanyang paglalaro no, kahit medyo matanda na siya diyan pero napakahusay pa rin talaga. Ay pasok ni Reyes yung unang bola, yung 9 ball at score kay Reyes 1-0. Si Reyes pa rin na magbe-break sa rack number 2. Dalawang bola kaagad ang pumasok doon sa sulok sa parehong corner pocket. Si Tatsuko Nishio ay isa sa pinakamagagaling na pool player dito sa Japan at makikita natin dito nakikipagtalastasan siya sa galing no kay Efren the Magician, ang Filipino veteran na pool player ng Asia. At si Efren Reyes sa panahon na ito ay meron na siyang 6 na world at saka international championship sa kanyang career. 4 na world champion at saka 2 international championship. Mahusay pa rin si Reyes dito sa kanyang pag-control no, ng cue ball. Nice pocket dito kay Reyes at ang ganda ng preparation niya dito sa ball number 6. Mahusay pa rin si Efren Reyes sa mga ball positioning. Soft touch ang ginawa doon ni Reyes para dito sa ball number 8. Napakahusay nung kanyang draw shot na yun, no? So huminto yung bola at last ball para sa rack number 2.
na ipasok ni Reyes. Ang score natin 2-0 in favor of Reyes. So si Reyes pa rin ang magbe-break sa rack number 3. May pumasok na bola doon sa corner pocket at mukhang hinarangan ng 5 ball, no? Itong 1 ball doon sa itaas ng corner. Ano kayang gagawing discard dito ni Efren Reyes para sa kanyang preparation dito sa 1 ball? So mukhang magpupush dito si Reyes. Ito, pinasok niya yata yung ball number 3. Hindi, sinaklit niya. At mayroong possible shot dito si Nisio sa 1 ball, pero medyo mahirap yung binigay ni Reyes na ito na puzzle. Pwede niyang i-long bang shot, no? Tingnan natin kung kakayanan ni Nisio. So nag-decide si Nisio dito na mag-play safe, pero mukhang nagawa niya nga ng paraan at dumikit doon sa ball number 2. Parang merong tira dito si Reyes. Good shot. Napakagandang tira na yun. Long shot yun, pero nagawan pa rin ng paraan ni Reyes, no? So dito sa ball number 2, at mukhang huminto yung bola talaga doon. At ito, kinakaliwa ni Reyes ang ball number 2. Yun, tinamaan ng lintik doon si Reyes. Tumapilok yung tira ni Reyes sa kaliwa, no? At mukhang hindi tinamaan ng mabuti yung ball number 2. Kaya na-open ito kay Nisio. Bang shot ang gagawin ba ni Nisio dito sa ball number 2? Ang lupit ng bang shot na yun ni Nisio. Nakuha niya ng nagawa niya ng paraan. So may ball position dito si Nisio sa ball number 3 sa corner pocket. Kumalog ng konti pero pumasok pa rin at napakaganda ng ball positioning niya dito. Ang style nitong si Tasuku Nisio ay matagal kung tumira, no? At pinapasarap niya muna yung sa kanyang shot bago niya bitawan. Good shot pa rin yung tira doon ni Nisio at mukhang very steep itong preparation niya dito sa ball number 7. Masyadong mahaba. Pero tingnan natin kung gagamit siya ng extension. Yan, gumamit nga siya ng extension. Good shot pa rin yung tira doon ni Nisio at nakakuha siya ng magandang position para sa ball number 8. Mukhang makaka-run out dito si Nisio sa rack number 2. Medyo manipis pero tumama pa rin, no? May pasok pa rin ni Nisio itong ball number 8 at
Nasa last ball ngayon si Nisio dito sa rack number 2. Score natin ngayon guys ay 2-1 in favor of Reyes pa rin. At naka-abante dito si Nisio. Nakapasok ng bola si Nisio, no? Dalawang bola ang naipasok ni Nisio kaya siya pa rin ang titira dito sa rack number 4. Ball number 2, aiming si Nisio dito sa side pocket. Good shot para dito kay Japanese player at meron siya magandang ball positioning sa ball number 3. Matagal lang kung tumansya itong si Nisio sa kanyang queuing. Medyo nagte-take time siya dito. Tinitingnan niya ng mabuti yung kanyang tira. Malalaman natin dito kung baguhan talaga o batikan na itong si Nisio sa kanyang pag-handle ng cue stick. Sobrang tagal niyang tumira yon, nagmintis si Nisio doon, masyadong manipis, no? At kapag tumatagal talaga yung sa yung pagtira, nawawalan ng focus at concentration. So tingnan niyo si Efren Reyes sa kanyang pag-spot. Kukuha siya ng 3, 2, 4, pasok na kagad. So pasok yung ball number 5 at ito umarangkada pa rin sa ball number 6. Score natin 2-1 in favor of Reyes. Cushion first ang ginawa doon ni Reyes para makakuha ng ball positioning dito sa ball number 7. Last 2 ball para dito sa rack number 4. At mukhang makakaabante ng konti dito si Reyes. Score natin ngayon ay 3-1 in favor of Reyes. At si Reyes pa rin ang magbe-break sa rack number 5. May pumasok na isang bola dito sa break ni Reyes nito at may possible shot siya dito sa 1 ball na katutok sa corner pocket. Medyo mahina ng konti at nagkulangan ng puwersa si Reyes sa pagpapaikot dito sa cue ball. May possible shot pero walang possible pocket, no? So tansya ko dito, magagawa na naman ng play safe dito si Efren Reyes. Thank you.
Napakahusay ng cushion first ni Efren Reyes doon sa goal number 2. Sino ba naman ang makakapag-isip na nagagawin yun? At ito nga na gawa ni Reyes na i-cushion first yung ball number 2, ang nakakuha pa ng magandang position dito sa ball number 3. Medyo inalat doon si Reyes, hindi nahulog. Masyadong makapal yung tira ni Reyes na yon, kaya sumayad sa rail at nagtokatok dito sa gilid ng corner pocket. Ang score natin dito ay 3-1 in favor of Reyes. This is a 9 ball, race to 11 match. Para dito sa 2003 All Japan Championship Finals. Nakuhanan pa rin ni Nisho ng magandang ball preparation itong 5. 4. Pinaikot niya yung bola at mukhang nakakuha siya ng magandang ball position dito. So last 4 ball dito kay Nisho at mukhang makaka-run out siya dito sa rack number 5. Good shot para dito kay Nisho. Aiming si Nisho sa ball number 6. Mukhang papaikutin niya ng konti yung bola sa ball number 7. Eksaktong-eksakto sa kanyang prediction at nakakuha pa ng magandang angle para makaikot ng konti itong cue ball para dito sa 9 ball. Nice pocket shot doon sa bola na yon. Last ball para dito sa rack number 5 at ang score natin 3-1. Mukhang makakapuntos ulit dito si Nisho. Score natin 3-2 in favor of Reyes pa rin at si Nisho ang mag-break ulit sa rack number 6. Mukhang maganda ang break dito ni Nisho. Nakatatlong bola siya, isa sa corner pocket at saka dalawa doon sa side pocket. May possible tira din siya dito sa ball number 1 at maganda yung angulo para makakuha ng next ball position. Maganda yung balik ng bola doon ni Nisho, no? At naka-secure siya ng magandang position sa ball number 2. Nice shot pa rin sa ball number at pumunta siya dito sa 5, no? Nakakuha siya ng magandang position. Nag
draw shot doon si Nisho at mukhang very stiff ng konti. Kanya, kailangan niyang i-cut itong 6 ball para pumasok. Tingnan natin kung kakayanin ni Nisho. Nice shot. Mukhang makaka-run out nga dito si Nisho dahil itong dalawang bola ay nakatutok na dito sa corner pocket. Konting sundot lang sa 8 at nandiyan dyan ang preparation niya sa 9. Panalo doon si Nisho at nakatabla siya ng score dito. All 3 ang score natin. Siya pa rin ang magbe-break sa rack number 7. Pumasok yung ball number 2 sa side pocket at yung ball number 5 doon sa kabilang side pocket. So nakadalawang side pocket siya at maganda ang formation nitong bola. Meron siyang possible shot and pocket dito sa ball number 1. Excellent cut dito kay Nisho. At makita natin yung ball positioning niya dito sa ball number 3. Sumablay doon si Nisho, no, sa isa sa mga madadaling tira at sumablay si Nisho doon at mukhang ball on the table si Reyes dito. May possible shot pero mahina yung chance na pumasok yung bola. Aiming sa ball number 3, si Reyes. Pinasok niya sa side pocket, no, ang lupit. Ngunit medyo tumago naman itong ball number 5. Hindi siya nakakuha ng magandang ball position dito. Nag-cushion per si Reyes at para maka-play safe. So na-play safe naman ni Reyes itong ball number 4. Pwede magkaroon ng combination dito or karambola para pumasok itong 7 sa corner pocket. Ano kaya ang diskarte dito ni Nisho? So nag-play safe siya dito, no, at pinakarga niya dito sa ball number 7. Ngunit may possible shot pa rin si Reyes at possible pocket kung pipina niya talaga ng husto ito. So tingnan natin kung malinaw pa yung mata ni Reyes. Play safety ng ginawa ni Reyes dito. Idinikit niya dito sa rail itong ball number 4 at nilayo niya yung cue ball para mahirapan ng konti yung kalaban. Aiming si Nisho dito sa ball number 4. Mukhang i-bank shot niya ito. Pinina niya pa rin, no? Ngunit makapal masyado. Kaya nagkaroon ng opening dito kay Reyes.
So makikita natin dito pumoposition si Reyes sa ball number 4 sa side pocket or sa corner pocket. Ganda yung naging desisyon noon ni Efren Reyes at may maganda siyang ball positioning dito sa 6 ball. Yun lang, sumablay si Reyes sa ball number 6 dahil medyo alanganin talaga yung tira na yon at nag-tokatok doon sa corner pocket kaya lumabas pa rin yung 6 ball. Aiming dito sa 6 ball, medyo mahirap ng konti ito dahil malayo yung bola. Mintis na naman dito si Nisho at mukhang nai-open niya kay Reyes itong rack na to, no? Rack number 7. Mintis na naman dito si Reyes at mukhang inaalat si Reyes dito sa 6 na to. Back to day ball si Nisho at mukhang kakayanin na niyang i-run out itong table na to. Nice cut para dito kay Nisho. Yun lang, nagkaroon siya ng problema sa preparation. Medyo malakas ang power niya doon. Kaya sumobra siya. Ano kayang gagawin dito ni Nisho? Mag-play safe or i-cross niya ng baligtad itong number 7? Discarte ni Nisho dito ay mag-play safe. Pero tingnan natin kung kakayanan niyang pinahin ito. So nag-play safe na lang dito si Nisho at dinikit niya dito sa side pocket. Ngunit nagkaroon ng opening si Reyes dito at last 3 balls. Successful yung tira doon ni Reyes, no? At ito na sa para sa 8 ball. Good pocket shot, ang ganda ng tira na yun ni Reyes. Last ball para sa rack 7 na ipasok ni Reyes. Ang score natin dito, guys, 4-3 in favor of Reyes. Si Reyes pa rin ang nag-break sa rack number 8. At medyo dry break ang kay Reyes dito sa break na to. Back to table si Tasuko Nisho. Merong possible shot yung 1 ball pero nakatago ng konti yung 2 ball kaya alanganin ipasok ni Nisho itong 1 ball kaya magpe-play safe siguro siya dito. Nice play shot na itago ng maayos ni Nisho itong 1 ball. So makita natin dito nag-try na mag-kick shot si Reyes. Muntik na niyang madisgrasya yung 7.
ganun pa man, naka-play safe pa rin itong one ball, no? So, pwedeng mag-bank shot dito si Nisio at magkaroon siya ng konting puwang dito sa ball number 2. Ganun pa man, nagpatuloy sa pagpe-play safe at nakukuha namang itago ni Nisio itong cue ball sa likod ng 9 ball. So mukhang magja-jump dito si Reyes at pinaikli niya itong kanyang tako. Mukhang masakit ang kamay dito ni Reyes at nahihirapan, no? Yun. Jump shot. At natamaan niya. Mukhang na-open. Ngunit nakaharang pa rin itong 6 ball. Play safe ulit itong si Nisio. Malupit talaga yung kanyang mga play safe nito, no? Pinapahirapan niya dito si Reyes. Ang score natin, guys, 4-3 in favor of Reyes. Race to 11 po ito. Kick shot ni Reyes. Successful nga ba? Tinamaan pa rin sa ganong klaseng angulo, no? Napakalupit talaga ni Reyes. Ball in hand, hindi tinamaan. Or intentional sigurong ginawa ni Reyes yun kasi wala naman siyang possible shot. Magpe-play safe ulit itong si Nisio para maka dalawa ng foul dito si Reyes, pero tingnan natin kung maging successful yung play safe ni Nisio dito. Very successful na naman itong play safe ni Nisio. Pero sasabayan na ito ni Reyes ng kick shot. Mukhang na-open itong one ball dito sa kick shot ni Reyes. Nakakuha ng magandang preparation dito, pero tingnan natin kung matamaan ito ni Nisio. Back shot ang ginawa ni Nisio dito, good shot pa rin, pero dito sa ball number 3 medyo alanganin yung bola. Thank you.
good shot na itago na naman inisyo itong ball number 3. Mukhang mag-jump shot na naman ulit si Reyes. Kinuha niya na naman itong kanyang breaking stick at jump shot ulit ni Reyes. Mukhang nakaharang ng konti itong 9 ball at walang possible pocket dito sa number 3. So magpe-play safe ulit si Nisio. So trading sila ng safety shot dito sa rack na ito. Pinasok na ni Nisio, nakakuha ng maliit na window. Ito nga, nakakuha pa siya ng magandang ball position sa ball number 4. So mukhang magra-run out na dito si Nisio. Yun, naka-double shot pa dito si Nisio, no? Mahusay yung tira na yun. Kaya lang, nagkaroon siya ng very tight na position dito sa 7 ball. At mukhang nahirapan siya ngayon sa kanyang pagtira dito sa ball number 7. Tingnan natin kung magawa ng paraan ni Nisio itong ipasok. Last 3 ball ni Nisio. Yun lang, nagmintis dito si Nisio. Ito na yung sinasabi natin. Doon siya nagmintis dahil napaka-stiff nung cut ni Nisio doon na makapal ng konti. Back to table si Reyes. Ini-aim ang 7 ball. Medyo alanganin pa rin yung tira pero okay na yan. Pwedeng ikat ni Reyes dito sa kanto. Good shot. So run out dito si Reyes. Na-steal ni Reyes itong rack kay Nisio. Score natin 5-3. Si Reyes pa rin ang mag-break sa rack number 9. Pumasok yung 3 ball sa corner pocket. Mukhang pinakarga nitong sa ace kaya na-scratch yung cue ball, no? Foul si Reyes. Ball in hand naman kay Nisio. Sayang yung break ni Reyes doon. So ball in hand dito kay Nisio. Sayang din yung rack doon ni Nisio, no? Nagkaroon kasi ng double shot doon sa 5 and 6 kaya. So aiming si Nisio dito sa ball number 1. Mahina yung tira doon ni Nisio kaya tumama pa sa 6 ball. Mukhang hindi papasok sa side pocket kung meron man.
Intis na naman dito si Inicio, kaya very disappointed siya. Back to table dito si Reyes. Medyo nagkukulangan ng preparation ngayon, no? Sa ball preparation and positioning itong si Inicio. Mukhang abante na naman dito si Reyes at meron siyang maayos na ball positioning. Break natin. Okay. Pero nandiyan pa rin yung 6 ball. Last 3 ball ni Reyes dito sa rack number 9. At maganda itong ball positioning niya. Mukhang makaka-run out dito si Reyes. Eksakto pa rin yung tira ni Reyes. Pero mas gusto niyang ilagay sa side pocket yung tira, kaya la sumobra ng konti. Ganun pa man, naipasok pa rin ni Reyes. Palakpakan itong mga audience, no? Last ball para sa rack number 9. May pasok ni Reyes. Score natin ngayon 6-3 kalahati. So si Reyes pa rin ang magbe-break sa rack number 10. Dalawang bola ang pumasok kaagad sa side at saka sa corner pocket, kaya mayroon tira si Reyes pero walang possible pocket dito sa ball number 2. Napakahusay ng reverse bank shot ni Reyes, no? Ang galing ng pagkaka reverse bank shot na doon, kaya nakakuha pa rin siya ng positioning. Isa sa pinaka magagaling na bank shot hitter at saka player itong si Reyes. Si Reyes ay nag-champion na rin ng 3 beses sa 8 ball, 2 beses sa 1 pocket shot, at maraming beses sa 9 ball. Six ball sa corner pocket. Ganda ng pagkakapektos doon ni Reyes. Talagang itinutok lang dito sa 8 ball. Mukhang magdo-draw shot dito si Reyes. Draw shot nga at nandiyan na nga. Nakaprepare na ang 9 ball. Score natin 7-3 in favor of Reyes. So, si Reyes pa rin ang magbe-break sa rack number 11. May pumasok sa corner pocket. At mayroong possible shot and pocketing ito si Reyes sa ball number 1.
So mukhang sinuswerte siya dito sa break niya, laging may pumapasok. Napakalinaw talaga ng mata ni Reyes na yun. Konting-konti lang yun. Tatamaan na yung ball number 2 pero nailusot niya pa rin. So draw shot dito si Reyes, malamang. Mahina yung pagkaka-draw shot ni Reyes. Napakahusay nun at nakakuha pa siya ng konting break. Medyo nakadikit lang itong cue ball dito sa rail at may possible pocket naman. Nice pocket. So may magandang position para dito sa ball number 6. Pwedeng magdalawang shot dito si Reyes para sa 9. Yun na yung sinasabi ko, muntik na, kaya lang medyo malakas. Ganun pa man, nakuha niya pa rin opening itong ball number 7. Yun, ang nipis masyado ng tira ni Reyes doon. Na-open itong ball 7 dito sa kalaban niyang sinisyo. No? Medyo manipis talaga ang tira ni Reyes doon. Nakaharang kasi yung 9. So mukhang may steal pa ito ni Nisyo kay Reyes itong rack number 10. Mahina itong tira ni Nisyo. Medyo rigid itong tira niya. Kaya kailanganin pa niyang ikat itong 8 ball. So mukhang mahirap itong tira na ito. Tingnan natin kung maipasok ito ni Nisyo. Good shot. Palakpakan ito mga audience dahil napakahirap na tira talaga ngayon. At mukhang makaka-run out dito si Reyes, no? Na-steal ni Nisyo pala. Ni Nisyo itong rack na ito kay Reyes. Double checking si Nisyo sa rack, sa ball number 9. Good shot pa rin. 4-7 ang score natin. Si Nisyo ang magbe-break sa rack number 11. So skip tayo dito ng isa. Rack number 12 pala. Rack number 12. May bolang pumasok. Dalawa. Tatlong bola ang pumasok sa break na yun ni Nisyo. Ang score natin dito guys ay 7-4. Nice cut doon sa ball number 2 at maganda rin yung ball positioning dito ni Nisyo sa ball number 3.
So napakabagal lang talagang tumira nitong si Inicio, no? At may inip ka sa sobrang bagal nitong pagtira niya. Kaya bago i-shoot ni Inicio, nakapagkape na tayo, guys. Subukan pa natin itong ball number 4. At ilang beses i-shuffle ni Inicio yung kanyang stick bago niya pakawalaan. Mahusay pa rin. Mabagal nga lang siya at sinashuffle niya ng mabuti itong tira ni Inicio, no? Nice shot doon sa 8 ball at nakakuha ng magandang ball positioning sa 9 ball. Last ball dito si Inicio sa rack number 12. Mahabol si Inicio. Score natin 7-5 in favor of Reyes pa rin. May dalawang rack pa. At si Inicio ang mag-break sa rack number 13. Yun nga lang, may pumasok na bola. Ngunit na scratch dito si Inicio. Ball in hand kay Reyes. Inispot ka agad, no? Aiming si Reyes dito sa ball number 2. Sa corner pocket, mukhang magdo-draw shot lang dito si Reyes. Ball number 3 na kaagad. Kinaliwa ni Reyes itong ball number 3. Maganda pa rin ang tira ni Reyes kahit kaliwat kanan ang tira niya. So side pocket sa ball number 4. Ganda ang ball position ni dito ni Reyes. Mukhang makaka-run out siya sa rack number 13. Seven ball sa corner pocket at nakaabang na itong 8 ball para sa next position niya. Ito na nga sa 8 ball ang husay ng kanyang ball control. Draw shot. Mahusay at last ball sa Reyes sa rack number 13. Nakatutok na sa corner pocket. Mabilis yung rack na to. 8-3 ang 8-5 ang score natin dito. Tatlo yung order ni Reyes. This is a 9 ball race to 11. Si Reyes ang magbe-break sa rack number 14. Tatlong bola ang pumasok, dalawa sa side, dalawa sa corner, isa sa side. At may possible shot siya dito sa ball number 2. Mahusay yung ball control talaga ni Reyes. Isa sa pinaka best skill ni Reyes yan, yung ball control sa cue ball.
So, ball number 5 doon sa corner pocket. Ikakat nito ni Reyes. Good shot. Mukhang alanganin dito itong ball number 6, no? Pero manageable na siya para i-shot doon sa corner ba o sa side pocket. Sa corner pocket, ayun. Nagawa ng paraan ni Reyes yun. So mukhang makaka-run out na naman si Reyes dito sa rack number 13. Ang ganda ng takbo ng bola dito kay Reyes. Mabilis ang rack. 9-5 ang score natin, guys. Dalawang rack na lang, panalo na si Reyes dito sa All Japan Championship Finals. Si Reyes pa rin ang magbe-break sa rack number 15. Paki-subscribe na po itong channel na ito para sa mga bagong videos. Ang lupit, muntik na siya doon at eksakto pa rin ang pagkakatira doon ni Reyes, no? Mukhang muntik na scratch sa side pocket, pero naging dahilan pa yon para makakuha siya ng magandang position sa ball number 2. Napakahusay talaga ng ball positioning ni Reyes. So mukhang clean up na naman si Reyes dito sa rack number 14 na to. Mahusay at saka ang ganda ng takbo ng bola. So rack number 15, mukhang makukuha ulit ni Reyes ito. Last 3 ball na si Reyes dito sa rack number 15. Mahusay talaga itong si Reyes sa ball positioning. Ito, rack number 15. Mukhang makukuha na naman ni Reyes. So, 10-5. Kalahati na naman ang comeback ni Reyes. At siya yung unang nakapasok sa last rack ni Reyes. At breaking sa rack number 16. May pumasok na dalawang bola. Isa sa side pocket at isa sa corner pocket. Mukhang walang magandang packeting dito sa ball number 2. Play safe si Reyes. May possible shot dito si Nisho, pero mukhang walang possible packeting. So pwedeng gawin ni Nisho dito mag-bank shot doon sa corner pocket. Reverse bank shot. Or magpe-play safe si Nisho, itago niya dito sa likuran ng ball number 4. Mukhang nakachamba pa doon, na-flock ni Nisho yung ball number 8 na hindi sinasadya. Natawa na lang dito si Nisho at napaganda pa itong kanyang tira. Naka-ball position pa siya dito sa ball number 2 dahil na-flock niya yung 8 ball sa corner pocket. Oh.
mukhang makakabawi ng isang puntos dito si Nisho dahil sa block shot na yon sa 8. Ito, nakakakuha siya ng momentum sa ball positioning. Baga lang talagang tumira itong si Nisho. Nakapaligo ka na bago pa niya pakawalaan itong tira niya. Na. So, sinisigurado ni Nisho yung kanyang pocketing. Kaya tingnan natin itong ball number 6. Nice shot. Maganda itong pinapakita ni Nisho at baka makarun out siya dito. Kinaliwa ni Nisho. Magaling din pala sa kaliwat kanan itong si Nisho tulad ni Reyes. Mahusay. So mukhang makakarun out dito si Nisho. At makatapyas siya ng isang puntos. Then 6 ang score natin. Reyes pa rin ang nangunguna sa laro nito. Rack number 17, sinisyo ang magbe-break. May pumasok na bola doon sa corner pocket at isa sa dulo. So tatlong bola ang pumasok dito sa break ni Nisho. Mukhang nahirapan siya dito sa ball number 1. Nakaangat ng konti kasi pwede siyang mag reverse bank shot. Mukhang pipinahin na ni Nisho ito. Manipis nga lang pero manageable ito. Malapit na kasi sa butas ang ball number 1. So very thin shot ang gagawin ni Nisho. Mukhang nagbago ng isip. Ito mukhang ibabang shot ni Nisho, no? Mukhang ibabang shot ni Nisho para makapag-play safe. Magpasok ni Nisho yun. At meron siyang magandang position dito sa ball number 2. Pwede sa side, pwede rin sa corner pocket. Pero mas mainam ito sa corner as a side pocket para dito sa position niya sa ball number 3. Good shot. Medyo malakas ng konti pero manageable na ito kay Nisho. Yun lang. Medyo nagkaroon ng problema dito sa ball preparation ni Nisho sa ball number 7. Pumarang itong 9. Kaya alanganin si Nisho dito sa kanyang tira at
Mukhang magja-jump shot si Nisho, kumuha ng maikling tako. Nagbago ng isip sa jump shot, mukhang magki-kick shot na lang dito si Nisho. Napakahusay ng kick shot na yun ni Nisho. Nakita nyo naman guys, eksakto yung kanyang pagkakakick shot doon sa ball number 7 sa side pocket. Nagawan pa niya ng paraan yun, no, para makakuha siya ng isa pang puntos dito. Pocket ito at gumanda pa ng preparation na pull out ni Reyes itong Alirnicio, itong rack number 17, at nakatapyas pa siya ng isang puntos. So 10-7 ang score natin dito sa rack 17, at si Nisho pa rin ang magbe-break sa rack number 18. May pumasok na bola dito sa side corner pocket, at mukhang may possible shot siya naman dito sa one ball sa side pocket. Good shot dito kay Nisho. Mukhang malakas lang ng konti itong tira niya, kaya sumobra dito sa preparation niya sa ball number 2. So bad positioning minsan dito sa sobrang lakas ng tira, no? Medyo manipis yung tira doon ni Nisho, at nai-open itong rack number 18 na to. Ito na, open ang table kay Reyes. Bibigyan mo siya ng ganyan tira, yun ang malaking pagkakama ni Nisho sa kanyang tira na yun sa wall number 2. Maganda ang kalat ng bola, at si Reyes ang titira. May ball positioning sa ball number 3. So naalanganin si Reyes sa position niya sa kanyang cue wing. Ganun pa man, naipasok ni Reyes yung ball number 3, at maganda ang ball positioning dito sa ball number 4 sa corner pocket. Nice pocket shot, at tumutok, no, sa ball number 5. Itong cue ball, pwedeng mag-draw dito si Reyes, umatras ng konti para sa ball number 6. Nice pocket shot. Ito, mukhang nakaka-run out na si Reyes dito, at matatalo na si Nisho. Last 3 ball ni Reyes sa last rack at sa rack number 18.
Ang score natin guys ay 10-7. Ito medyo bad positioning si Reyes. Sa kabila pumunta yung ball number 7 at mukhang disappointed dito si Reyes. So pinoposition na ni Reyes yung sa kanyang next shot, no? Mukhang kumpiyansyado siya dito sa kanyang gagawing bank shot sa side pocket. Ayun, gano'n na nga. At ito nga, medyo rigid na naman ang tira ni Reyes kung saan siya pumosisyon. Kita nyo guys, no? Kaya lang medyo nakadikit itong cue ball sa rail at last shot ni Reyes, last rock. Tingnan natin kung makuha pa rin ni Reyes ito. Yun lang kumanto. Masyadong mahirap yung tira na yun at nagkaroon pa ng chance dito si Nishi para dito sa rock number 18 at ma-steal niya ito kay Reyes. Sayang yung tira ni Reyes doon, no? Napalakas kasi ng konti. So ito, sinipat ni Nishio kung saan niya papatamain at tiningnan niya kung nakadikit niya itong ball number 9. May chance si Nishio na ma-steal itong rock na to kay Reyes. Napakahina, no? Ito na. Na-open kay Alam Nadis. So, nagkumustahan na sila. Gentlemen's agreement. Congratulations, winner si Reyes. Subscribe for more videos.